Hello! Magandang-magandang araw. Nagbabalik ang inyong Fair Lady Maharlika na punong-puno ng pag-asa para sa darating na umaga. So, syempre, bago natin na imbitahin or i-welcome ang ating panauhin ngayong araw na ito, hayaan niyo munang kayo ay bigyan ko ng bonggang-bonggang imbitasyon dito sa ating SendWave app. Libre ang padala papuntang Pilipinas if you are in Canada, Europe, parts of UK, and America. Okay, mataas pang exchange rate. Don't forget the promo code Maharlika. Pakishare-share na ninyo mga palangga. So ngayon, ayan si Zorro, si Prada Lucho, ayan ang mga palangging-ging ko na laging nandiyan ever since the world began. And si Serrano Ochi also, tuloy ang laban. So siguro napanood din nyo ang statement or speech ni Attorney Glenn Chong doon sa Davao Rally kahapon. Sobrang mainit dahil nga yung mga inimbitahang mga speakers yesterday ay iba-iba yung kanilang ang kanilang expertise. So kung si Spokes Harry Roque, ang kanyang expertise ay international relations, di ba? Ang kay Attorney Glenn Chong naman ay electoral reforms. Kaya naman, isiniwalat niya doon ang kanyang nalalaman laban dito sa ating vangag na presidente. Alright, si Firmam Raga. Okay, si Alex Tuguran. Okay, I'm so slang today, ha? Si Jerry Partosa. Okay, and of course, si Vi Noel Jim. So ngayong araw na ito ay... mga palangga, dahil kailangan ang momentum natin ay hindi pakakabog. Tatanungin natin si Attorney Glenn Chong, paano ba ang ang vibes o ambiance doon sa Davao Rally behind the scene? Kasi syempre, hindi natin nakikita yung mga dramatization, yung mga eksena sa likod ng camera, di ba? Yung mga behind the scenes nga. And si Garen Mijares, all right, Garen, how are you my love? Okay, si Alex, si GV. Okay, so aalamin natin kay Attorney Glenn Chong at bigyan natin sa ng kalinawan on the lawyer's perspective. Okay, dahil alam niyo naman pagdating naman sa debatihan at sa pagiging abogado, wala namang isa yan sa pinaka magaling natin ay pambato ay ang aking Attorney Glenn Chong na patuloy na lumalaban sa kasinungalingan ni Jahas. Eto na siya. Welcome to my channel again, Attorney Glenn Chong. Hi, how are you? Hello, Ate Claire. I'm good. And I was listening sa iyo kanina and you superbly explain it all from the medical perspective. Of course, I defer to you kasi ikaw yung medical professional, hindi naman ako. But I'm very amazed at your explanation and I suppose marami ang naliwanagan sa ating mga kababayan. Thank you for that. Thank you for having me in your channel at mga kababayan. Thank you for joining us ni Ate Claire. Marami tayong pag-uusapan ngayon, including the negative button. The negative button. So, isusulat ko yung negative button na yan later. Okay, pag-usapan natin yan. Pero tingnan muna, are you back? Nasa Davao ka pa ba? Or nasa ano ka? You're back na? No, I just arrived back. I just arrived back in my base, in my new base. In your new bago base. Na yung base ko. Home sweet home. Wow, grabe. Attorney Glenn Chong, talagang nakita ko doon kahapon at updated ako real time sa pangyayari doon. So, nung, nalaman mo yung event doon sa Davao, nagdalawang isip ka ba para pumunta doon or what? Nung nalaman mo na you're invited, ano yung pumasok agad sa isipan mo na para mag-participate doon sa rally na iyon? Actually, Ate Claire, mga kababayan, the invitation came a day or two after na nag-live tayong dalawa. Last na live natin, Ate Claire, I suppose they are also listening to you and to sa atin, sa iyo, especially sa channel mo because ako hindi na ako nagla-live ng personal ko kasi alam ko naman nililimit ako eh. So, I would rather answer questions from other people. Hindi naman ako tulad ni Ngitbo. Ngitbo ang tawag kong bago sa kanya eh. Kasi ang tawag ni... Ngitbo. Bongnet. Si Ngitbo. Oh, Bonget. Actually, ang tawag ni Lisa
kay Bobong Marcos, Bongnet. Eh, binaligtan ko na lang Ngitbo. Oh, so, hindi ako tulad ni Ngitbo. Ngitbo. Oh, hindi ako tulad ni Ngitbo na kailangan maghanda. Hindi yan makakapagsagot sa tanong na hindi preparado. So, in other words, yung sagot niya doon kanina, sa tanong ng mga reporters tungkol sa paratang ni President Rodrigo Duterte, pinaghandaan yun. So, pag-usapan natin yun. Pag-usapan natin. Pero kahit pinaghandaan pa rin, butas-butasin pa rin natin kasi butas-butas din man talaga yung logic and reasoning nila. Yeah. So, nung in-interview nyo ako, magkasama tayo noon at a time, a day or 2 days later, they called me up and then sabi nila, pwede ka bang pumunta dito sa Davao? We have a leaders forum. It's about hindi ko lang pangalanan kung sino yung nag-impita sa akin, but this is a very, very respected person. Nasa inner circle talaga siya ni President Duterte. I think I met him before. Hindi ko lang. Yes. Hindi ko lang siya pwedeng pangalanan because wala akong authority galing sa kanya. Pero when he called up, nag-usap kami. And then, of course, hindi ako nagdalawang isip. Sabi ko, sir, I will go. And sabi niya, sige, we will provide you with tickets, accommodation, and everything. Sabi ko lang, isa lang ang hihingin ko po sa inyo. I'll bring my own trusted personal aid, yung security ko. Kasi, alam nyo naman, baka mag-gurong-gurong ako niyang kalaban. Sabi niya, sige, walang problema. So, at tinanong ko siya, sir, ano bang sasabihin ko doon? Sabi niya, well, you do what you do best. So, alam ko na kung anong ibig sabihin. You do what you do best. So, i-booking ko kung sino ang na nagpapatakbo ng gobyernong ito. Wala nang ibang iba, kundi si Lisa Ahas Marcos. Yeah. Pero yung gusto ko malaman, kasi syempre tayo ay supporter ni Budol, di ba? Ni Ngetbo. At saka ni Lisa Smiles. At tayo mga supporter. So, gusto kong, kasi ako hindi, well, naimbita ako dati sa Malacanang, pero ibang, you know. But anyway, forget about it. So, paano ka tinatanggap ng mga supporters doon? Kumbaga, gusto kong makita, kasi behind the scene, kung ano yung vibes ng mga tao na nando doon. Kumbaga, lahat, whether sila ay mga politiko or just the leaders from different sectors. So, ano yung napansin mo, Attorney Glenn? Unang-una, Ate Claire, mga kababayan, malaking diferensya yung how the organizers treated me, paano nila ako inalagaan kumpara doon sa panahon ni, I mean, when I was with the Marcoses, no? 6 na taon po akong nag-TV sa kanila, walang bayad yun, ha? Gratis in Amore yun. Oh. And but I never felt that kind of yung pagpapahalaga sa iyo. So, I address this sa lahat ng mga loyalista. Nakikinig kayo, open up your mind, open up your eyes. Ibang-iba yung treatment na natanggap ko sa mga organizers dito sa rally doon sa Davao with President Rodrigo Duterte. Ibang-iba yun. Kaysa nung 6 na taon akong kasama ko itong dalawang mag-asawang walang kwenta, makikita mo, walang pagpapahalaga yun. Basta gamitin ka lang ng gusto. Gagamitin ka to the max. Ito iba. Hindi pa nga ako nakapagsalita eh. Hindi pa ako nakapagsalita. Pagdating ko doon, hindi ko lang didetalihin. Yeah. They ensured that I will be secure. They ensured that I will be secure. From the airport to the hotel to the venue and back to where I'm based now. So, kampanting-kampante ako dahil I'm sure hindi ako magugurgur ng mga kalaban. Mm-hmm. I'm secure, I'm comfortable. So, ang sabi ko rin, doon pa lang ha. Doon pa lang, sa airport pa lang, nakita ko na yun on the way to the hotel. And especially doon sa hotel, pinaramdam nila sa akin na you are our equal. Hindi ka second class citizen. Wow. Mahalaga ka. So kaya, diba, that's what I told you the night before na sinabi ko sa iyo, Ate Claire, ibang-iba yung treatment na natanggap ko rito. Considering na this is my first time na makahalubido ko sila. And then the next morning, hinatid ako dun sa venue, of course, with my security. And then doon, nakita kami for the first time ni Attorney Vic Rodriguez. Opposite na pala. And then, of course,
Kakaibiganin ko rin yon. Kasi kakampi natin. He's really friendly. Of course, I kilala ko naman. He's really that. The same guy as I know him before. So, of course, nandun si Congressman Sid Ungam. Nakasama ko itong congressman noong 2007-2010. So, actually, komportable ako doon. Nandun sila, Miss Lorraine Badoy, si Eric, and then, of course, si Manong June Ibasco. I think yun yung sinasabi ko kanina. That's the that's how mga Bisaya ba to take care their friends, their people, evil people na no, di ba? Ate Claire, hindi ko naman kino-compare yung mga Ilocano with the Bisaya. Iba naman tayo actually. Oh, so siyempre I was with my fellow Bisda, mga Bisayang dad ko, Bisayang dad ko. So I feel comfortable, of course. Maganda yung reception sa amin doon. And then pagdating ko doon sa venue, of course, marami namang kilala sa akin. And then, of course, ikaw. Meron ako doon nakausap na isang barangay captain. Sinabi niya sa akin, parating mo to kay Marlica, palagi ako nanonood sa kanya, sa inyo. So, pinarating ko yun sa inyo. Marami actually doon ang are actually following you. And they believe you. Thank you. May nag-comment kanina dyan na taga Davao, nagkita daw kayo. Comment ka nga uli palangga na wala yung message mo. Baka siya yon. But anyway, shout out doon kay Barangay Captain. Going back. Barangay official siya. Yung nandun sa venue, actually, andun sa conference hall, I estimate about 2,000 people. Pero hindi yun ordinary people, mga leaders yun. Leaders yun from across the country. May nakausap ako from Tarlac, may from Pangasinan, may from Nueva Ecija, may Samar, may Leyte, may Cebu, may Masbate. So I know that they all come from different parts of the country. Tapos, mga kababayan, gastos po nila yung personal. Personal po nilang gastos yun. O hindi po sila ginastosan ng organizers kasi hindi naman kayang gagastosan ng 2,000. Wala po sila sa gobyerno. Hindi po natin hawak ang Bureau of the Treasury na tulad ni Marcos at ni Nikuting at ni Ahas, ni Ngitbo. So, wala po sila. So, yung pumunta po doon sa rally na yun, it's out of love for a country, out of love for President Rodrigo Duterte. Sacrifice po yun na mga leaders. Actually, meron pa nga ako mga kasama doon, mga high-end members of society. Pagdating doon sa hotel, naka-high heels pa sila. Tapos, nagpalit sila ng kanilang mga... Sneakers. Nag-sneakers sila. Kasi, sabi na mag-sneakers tayo lahat kasi... Hindi pwede yung mga high heels natin kasi pupunta pa tayo doon sa prayer vigil, sa rally. Oh, so, parang bumalik sila sa kanilang mga rooms, nagpalit sila ng kanilang sneakers. And I was amazed. Parang masarap, baka ano yan, masarap ko silang kaibiganin kasi ganyan ako. Kapag ako'y nagrampa-rampa, di ba? Narampa-rampa ako, naka-high heels, ako may baon akong flat. Rampa-rampa. I remember yung sa Beverly Hills. Oo, nagpalit ka pa ng flaps. I remember that. Of course, they are well-to-do members of society. And then, bumalik nga sila sa hotel rooms nila, nagpalit sila ng sneakers, iba-iba namang klaseng sneakers nila, pero walang tatalo sa sneakers. I mean, yung flaps mo, ng kapal-kapal, walang ganun. Walang ganun. Kasi I found out that they were actually leaders. Mga leaders sila. No, but may singit ko lang, yung sa akin kasi yung mataas kong ano, 6-inch, kasama na weapon doon, pwede nang mangbukbuk. anyway, so, pantanjak kay, pantanjak, ate Claire, pantanjak kay negative. Kay negative, ano. Mm-hmm. But anyway, Senator tuloy, baka maging senator nga siya, si Smokes Harry Roque. So, di ba, napakaganda din mga explanation niya. So, ayoko nang isa-isa yun, napakinggan na rin yun ng mga palangga natin. Ang gusto ko lang tanungin sa iyo, dahil for sure, first time mo na meet yung Duterte family, like sila Pulong at saka sila Baste. So, yes. Di ba unang nagsalita si Pulong kasi more on controversial din yung kanyang mga binitawang statement. So, nung nasa... Actually, ang naunang nagsalita, Ate Claire, was si VP, Inday Sara. Siya yung nauna, actually. Yung tatlong message niya, remember? Nung nasa hotel muna. Ah, sa hotel. Sa hotel. Ah, si Mayor Basti lang ang nagsalita. Si Mayor Basti ang nagsalita. Si Mayor Basti lang ang nagsalita doon. Yes, that was the time na he called for the resignation of Marcos Jr. Yes. So ano yung nung nagsasalita sa entablado,
na nakikita mo talaga na coming from the heart yung mga sinasabi niya, yung yes. frustration niya, impromptu, yung frustrations niya. So, nung tinitignan mo siya sa stage, habang nagsasalta siya, at of course, you observe the audience, ano yung napansin mo? Actually, the audience was very attentive sa kanyang sinabi. They were responsive sa kanyang sinabi. Diba, sabi niya, after this, magtatago na ako doon sa Indonesia, sa Sabah or Indonesia. Yeah, sa Indonesia. Oh, may nag-react doon sa likod. Political asylum daw. Yeah, oh, tayong dalawa, ha? And then afterwards, dumami na. Actually, I can feel that from na galing sa puso niya yun. To quote the Vice President, si Inday Sara, brotherly love. That was out of brotherly love. They were concerned for their sister. Now, sa totoo lang naman mga kababayan, Inday Sara does not deserve. It does not deserve itong mga atake ng mga tao ni, well, of course, prangka-prangkahin natin, ni Lita at ni Romualdez, ni Martin Romualdez, ni Lisa Araneta Marcos at ni Martin Romualdez because wala silang ibang iniisip kundi yung focus, singular focus nila na makuha nila yung tatlong termino kung hindi man madaan sa putang inang initiative na yan o people's politicians initiative or pwede rin sabihin natin putang inang initiative o so kung hindi man nila madaan doon kung hindi man nila madaan doon then balik sila doon sa 6 years kay Kuting, 6 years kay Tambaluslos and then 6 years doon sa anak so pero, empower si Ahas for 18 long years. I know, kasi yeah. Alam naman natin yan. Actually, August 2022 pa lang, di ba? Alam na natin yan na yun yung plano. Nag-uusap tayo kahit behind the scene, di ba? So alam natin dalawa yan at sinishare ko nga sa ating mga palangga. And so mararamdaman mo talaga yung sincerity nito at ni Baste, ni Mayor Baste. No, he was actually speaking from his heart. Na yun nga, parang nasaktan natin talaga siya doon sa the unfair treatment that his sister, the vice president, is receiving from these people who are supposed to be kaalyado. That's the problem eh. Nagbabalat kayo ito mga taong ito na kaalyado nila. Nagbabalat kayo sila na kaibigan nila. But in fact, they are actually destroying her because hurting her, yeah. Wala naman talaga, mga kababayan, wala naman talaga sa equation si Inday Sara when they started it all. Ang sa kanila lang is atin lang to. Ginamit lang nila si Inday Sara. I'm very sorry to say that. Ginamit lang nila si Inday Sara. Ginamit nila lahat ng Pilipino, actually. Magamit nila. Well, of course, the most obvious victim here, aside from the people, is Inday Sara. Yes. Biktima si Inday Sara ng pamilyang ito. Hindi lang ako, hindi lang ikaw, hindi lang si SMNI, hindi lang si Xi Jinping, si Inday Sara biniktima at hindi lang si tayong lahat actually biniktima ng pamilya nito. Yeah. So, fast forward, si Pulong nagsalita din. Diba, napanood ko yung napigil yung put. Nakakatawa talaga, you know? Tawa, tawa ang natawa doon kay Pulong. Nakapagpigil siya eh, diba? Tawa akong natawa doon eh. So, di ba na-meet mo sila, syempre, yung family? Nakita ko, nasa isang hilera kayo doon nakaupo. Ako na-meet ko na rin si Pangulong Duterte, di ba, sa Malacanang, nayakap ko na siya. Although, very quick meeting, you know. Pero yung sa'yo, kasi parang casual lang, nakita ko kasi kinamayan mo siya. Ano yung sinabi mo nung nag-meet kayo? Actually, I think mga kababayan, this is actually the second time I met the president up close and personal. I mean president, si Rodrigo Duterte. Because I don't recognize this one. The one sitting now, the one occupying the office, I don't recognize him as legitimately elected. Kasi nakipag-usap na yung asawa sa Smartmatic na nagpapatakbo ng eleksyon. And I stand by my argument, my accusations. Matagal na. September 12 pa yan. Nasa affidavit ko yun, pinanumpaan ko yan. Hindi naman nila ako sinasagot. Buti ngayon, sinagot na niya si President Duterte sa issue ng drug addiction. Yeah. Pero itong issue na to, na nag-usap kayo na Smartmatic, at minaniobra niyo yung eleksyon, and I would make this clear again and again, hindi kasama si Inday Sara sa equation niya.
ni Lisa Marcos. Kasi galit na galit si Lisa Marcos kay President Duterte. Hindi ko lang masabi kahapon because I was also mindful na hindi naman ako ang star to. Doon. Yeah. Ang star doon, si President Rodrigo Duterte. Yes. I know that. I know my place. Naramdaman ko yun. Although, Ate Claire, mga kababayan. Go ahead. Sige lang. Although, okay, nauna si Inday Sara, tapos si Congressman Pulong, tapos si Mayor Baste, tapos si Smokes Harry Roque, ako, tapos si Presidente na. So, pakumbaga, ako yung nauna kay Presidente. I mean, di ba, pag ganun, I mean, sabi ko, they're giving importance to what I'm going to say, but I'm not going to hold the president for long. Yes, it's enough na nasabi ko, Bisaya yun kasi sabi ni Bisaya. Manong Jun, Imas, kung mag-Bisaya ka lang kasi lahat dito taga Davao, Bisaya. Sabi ko, no problem, magkakaintindi naman tayo, pareho naman tayo ng lingwahe. Yeah. Although sabi ko, i-subtitle nyo na lang, kinuha ko yun kay Mayor Baste. No, sinabi niya, i-subtitle nyo na lang kung hindi nyo maintindihan. Anyway, ang sinabi ko lang, binuking uli si Lisa Marcos na nag-usap at ang Smartmatic. But I would like to make it very clear, doon sa hotel sinabi ko to, hindi kasama si Inday Sara dyan. Dahil galit si Lisa Marcos kay President Duterte dahil hindi inappoint si Nitbo sa Department of Agriculture. Di ba? Kinausap ka, Ate Claire, ikampanya siya. Ako kinausap din na kay kampanya si Nitbo na gawing Secretary President Duterte sa Department of Agriculture. Yeah. O naku po, kung naging Secretary yun, mga kababayan, ang sibuyas, naging ginto nung panahon ni President Duterte. Naku po, madamay pa si Pangulong Duterte doon. And that was a wise choice na hindi niya in-appoint. Nanindigan si President Duterte doon. So, nagtaling. Yeah, siguro nga, kaya hindi na-appoint. Kaya hindi siguro, alam natin, kasi alam ni Pangulong Duterte na nasa narco list na siya. Yun yung reason. Eh tayo, wala pa tayong alam nung time na yun, nakasama pala sa Pidea. At least, you know what? Si President Duterte is very consistent. Inside and out. Kasi kahit siya lang ang may alam, hindi naman natin alam na nasa narco list pala si Nitbo. Si Presidente alam na niya because he has access to all information. So, alam niya, hindi niya na-point. Pero there's nothing that would prevent President Duterte from appointing him. Kasi siya lang ang nakakaalam nun eh. True. Diba? True. Mga kababayan, si President Duterte lang ang nakakaalam na itong mamang ito, si Nitbo, nasa drug list, nasa drug personality list ng PDEA. So hindi niya in-appoint. Pwede naman niyang i-appoint eh kasi walang nakakaalam na iba. But that's when you see President Duterte's consistency to himself and to everybody else. Hindi ko to i-appoint. Kasi nasa narkolisto, kahit ako lang ang nakakaalam, hindi ko talaga i-appoint to. Because he is consistent, he is truthful to himself and to the people. Yan si President Rodrigo Duterte. Na ngayon pa lang natin nakikita yan. Pero at the time, of course, hindi ko naman kinampanya dahil hindi naman ako naniwala sa kanyang capacity. Of course, sa election, ibang bagay. Sa Department of Agriculture, ibang bagay. So, dyan nagtanim si Lisa Marcos ng galit kay President Duterte. Kaya ayaw na ayaw niya si Inday Sara at that time. So nung nagmaniobra siya at ang may-ari ng Smartmatic, hindi niya sinama si Inday Sara. But then, si Inday Sara nanalo on her own right. Yes. Yung 32 million ni Inday Sara, kanya talaga yan. Itong kay Bong Ngitbo, doctor diyan. That's as far as I understand. Oh. So doctor diyan. So, okay. Yeah, so... So yun nga, habang napapanood ko nung nasa stage na yung nasa stage na si Pangulong Duterte, nanonood kami dito sa bahay. Kumbaga papunta na siya doon na sinabi niya na parang iyo yan, 'di ba? Kumbaga yung parang intro niya na ikaw, tama ba? Yung ikaw, Mr. President, hindi in-address pa kanya si Lisa na Ma'am Lisa, 'di ba? Na hindi ko kayo hindi ko kayo inaatake, hindi may ganun siya. Kalaban. So, Ate Claire, sige. Naramdaman mo ba noon na papunta na siya dun sa Polboron? I mean, habang nakaupo ka, kasi ako naramdaman ko eh. I'll go back muna doon sa unang tanong mo, hindi ako actually nasagot.
yung reaction ni while I Yeah, was yeah, yeah. talking there, 'di ba? Was talking there. Ang tiningnan ko talaga, naka-focus talaga kay President Duterte. Doon talaga ako naka-focus sa kanya. Oh, so although tinitingnan ko yung iba because you have to maintain eye contact with your audience whenever you speak. That's Sure. Basic in public speaking. Pag nagsasalita ka in public, you have to maintain eye contact with the people. Pero si President Duterte talaga ang tiningnan ko, and he was listening intently. Far from the insinuation of Marcos Jr. kanina na sinabi niya na epekto ng Pintanil. Yeah. No, Marcos Jr. Mali ka. I was there in front. He was listening attentively. In fact, nung sinabi ko na anim kaming technical guys, dalawang mag-asawa, walo kami, nagdi-dinner. Sa walong tao na yan, dalawa lang ang iyo, si ako at si Lisa. Ang sinabi ko, sir, forgive me. Tumango siya, ngumiti siya. So I know he was listening. And then, nung natapos na ako, actually, nag-attempt siyang tumayo. Nag-attempt siyang tumayo. Of course, because it's courtesy to shake the hands of the speaker. That's not, yes, yun yes, talaga yes. yun. So nag-attempt siyang tumayo. You know, President Duterte is 79. Sabi niya, 80 na raw siya. Kasi hindi pwede yung 79. Yan, round off niya. He's the same age as my father. He's the same age as my father. Parang ang tingin ko, my dad was listening to me there. Doon sa baba ng entablado. That was what I was thinking. This is the president of the Philippines. He's like my father. He's the same age as my father. When he attempted to rise up, nagmadali akong bumaba because I didn't want him to stand up. Kasi gusto niyang tumayo kasi kakamayan ako. And nagmadali akong bumaba, and I would like to apologize publicly kay Senator Bongo. Hindi ko na siya na-notice. He was seated actually dito sa to the right of President Duterte. Nandun si Senator Bongo, and I apologize, sir. Senator, sorry. Hindi na kita na because nakafocus ako dun kay President Duterte. Then, kinamayan niya ako. Okay. Sinabi niya, thank you. So, sir, nagkita na tayo before. Pinalahanan ko siya. Sir, nagkita na tayo before sa Malacanang when you're president. Nung pinatay yung personal aid ko, yeah, at tinulungan mo ako, and I will, and sabi ko sa kanya, I will never forget that. Sabi ko sa kanya, ako nagtatanaw talaga ko ng utang na loob, kaya pinalahanan ko siya, sir, nagkita na po tayo nung pangulo kayo. Nung pinatay yung personal aid ko, nagkita po tayo dun sa Malacanang, at tinulungan mo ako. And I will never forget that, Mr. President. Sabi niya, okay, thank you. So then, direction ako dun kay Mayor Pastina, pinapunta na ako kay Congressman Polong, and then si Harry Roque, and then down the line doon sa dulo. And then, hindi na ako lumingon dito kay Senator Bongo, I apologize for that, at kay Sal Panelo, Secretary Salman, he was there also. I know that. I apologize to both gentlemen. Hindi ko na. Tapos na-focus ako doon kay President Duterte. But ito lang, mga kababayan. I never heard President Duterte mention Lisa Marcos before. I don't know. You can correct me. Kung nag-mention si President Duterte about Lisa Marcos. Wala. And I also did not hear him about Sandro Marcos. Hindi rin nag-mention si President Duterte. Pero, minention ko yung dalawang pangalan na yan doon sa aking speech just before him. Na yes. Sinabi ko, si Lisa Marcos ang nagpapatakbo ng gobyernong ito. Tau-tauhan lang si Bongbong Marcos. Now, we are treated to the spectacle of a person who did not file a certificate of candidacy but is effectively controlling the presidency. I think pumatak yun sa isipan ni President Duterte. He knows that he's a prosecutor, he's a lawyer. And yeah. then, Sandro Marcos, sinabi ko, nakapokus siya doon, gusto niyang gawing anak, ang anak niya si Sandro Marcos na presidente ng Pilipinas. Minention din ni Presidente yun. So that was proof that the President Duterte, ha, klarohin natin mga kababayan, was in full possession of his faculties, his brain. He was not hallucinating. Walang epekto ng fentanyl at the time. Walang epekto ng fentanyl because kung anong sinabi ko, nakinig siya, binalik uli niya. Of course, hindi na niya sinabi na sinabi ni Glenn Chong. Binalik uli niya. So, ibig sabihin, nakinig siya. He was in full possession of his faculties. He was in full possession of his brain and intellect. Walang epekto ng fentanyl at the time, Mr. Marcos, when President Duterte directly accused you of being a drug addict. Being a polvoronic. So,
Well, may vlog na nga ako kanina tungkol dyan. Well, in your perspective as a lawyer and a logical thinker, labang nagsasalta si Pangulong Duterte, para lang sa kaalaman ng ating mga, you know, nanonood, kasi they're trying to twist talaga at gamitin itong, let's just call it, fenfentata, nil-nil. Alam mo na, naano tayo dito. Penta na lang. Oo, mga ganyan. Penta sure. na lang. So, habang pinapanood mo si Pangulong Duterte, paano mo siya i-assess as a logical thinker? Actually, maganda yung kanyang I would give him so much credit for that. Di ba ang sabi niya, bahay ang konstitusyon. Mm-hmm. You know, yeah. If you are in the under the influence of pinta, and if you are actually hallucinating, you want to be able to think of, true. Imagine, may detalye si President Duterte, mga kababayan, may salasin, may kwarto, di ba? May mention siya mga ganun eh. May mga babae pa nga. You cannot go into those. Daw yung mga babae, nakalimutan niya, pero joke-joke lang. Di ba? Okay. Alam mo, nung nagsimula pala niyang sabihin yon, alam ko na ako nung ibig sabihin niya. Sabi ko, ito, magpapatawa to. But, yeah. yun. Those are indicators that President Duterte may be old, may be weak, but he is as sharp as ever, as he ever was. Yung joke niya, tingnan mo yung joke niya, connected to reality. Di ba? Yung joke niya, yung pagpapatawa niya sa tao is connected to reality. And doon naman, yung mga babae naman doon, they were scantily clad, di ba? Yung clothes niya, were scant. Okay. Uh-huh. Yung pagkiwag-kiwag pa sila doon, tatawa nga kami doon sa babae. So, you see, he was in full possession of his intellect. Hindi nag-hallucinate si President Duterte. It's Marcos Jr. who's hallucinating. Probably the effect of what he's taking. Parang nabaliktad yata eh. Binaliktad nitong mga taong ito. Oo, kasi tinanong nga siya ng mga reporters, for sure, napanood mo kung anong masasabi niya sa statement na siya ay, nasa narco list at siya ay polboronic. You know that already. We know that. So, ano yung Attorney Glenn, masasabi mo doon sa state, sa counter ni Marcos Jr., ni Bongnet, okay, ni Ngetbo. Ano yung sa tingin mo, bakit ganun yung kanyang, bakit ganun yung kanyang sagot? Kasi sabi ko nga, madali naman, sabi nga ng mga tao dito, kung talagang gusto mong maklear, mag-live test ka at nang makita ng tao bayan na you are free from that substance, di ba? So, ano ang nakikita mo? Bakit ganun yung kanyang parang defense mechanism? Okay. Tingnan natin si President Duterte. Kagabi, nung nagsasalita siya, sabi ko, yung illustration niya ng Constitution niya sa House is kind of brilliant. No? Yes, na, true. Bakit niyo sisirain yung bahay ng taong bayan na wala namang pahintulot? Di ba? Uh-huh. So, you see, actually, sa sarili ko, sabi ko, why I didn't ever think about that? Na, yeah, ganun yung illustration niya. Yung manifest, yung papapakita niya. So doon, sabi ko, this guy is really sharp. This guy is really smart. So, eto na. Yung construction niya is logical. Yung construction niya is logical. He's very sane. The answer of Marcos is more looks like laden with a sense of insanity. Okay, doon tayo sasagot ni Marcos. Okay, yeah. Look at kay President Duterte kagabi. Kumpara natin, it was okay. A categorical accusation. Categorical and ambiguous. Wala kang pagdadalawang isip na ang ibig niya sabihin, ito, siya. Kasi sinabi niya, we have a drug addict for a president. Now, who is occupying the office of the presidency? Si Marcos Jr. Mm-hmm. Now, drug addict is as clear as it can be. So, it's a categorical. Walang pagdadalawang isip na akusasyon. Look at the answer of Marcos. The answer of Marcos at best is evasive, ambiguous, and fallacious. Evasive, ambiguous, and fallacious. Hindi,
hindi mo narinig kay Marcos na sinabi, I never took drugs in my life. That's a categorical yes. denial. Diba? Yeah. Diba? Categorical accusation from the former president. Categorical accusation. We have a drug addict for a president. Ang sabi ni Marcos, ah, fentanyl yan. Matagal na siyang umiinom ng fentanyl. 5 to 6 years according to his admission. So, may side effect yan. Ganito. Meron pa nga siyang isang phrase doon na pinipilit niya yung kanyang side effects eh. Yes. Merong portion doon, I just could not recall. Eh, side effect yan eh. Parang pinilit niya na ito yung side effect. Yes. Oh, parang nag-hallucination si President Duterte. Yeah. Far from it. Oh, parang yun ang pinapalabas na nag-hallucination si President Duterte. You see, mga kababayan, hindi categorical ang denial ni Marcos. Kasi kung categorical ka, sasabihin mo, I never took drugs in my entire lifetime. I am not a drug addict. That's a categorical answer. Baka, ayaw niya doon. Baka natakot siya. Ayaw kasi baka biglang mag-showing yung ano. Mag-showing. Mga kababayan, you have a categorical accusation. You have an ambiguous, evasive, fallacious argument for an answer from Marcos Jr. Anong fallacy? What is meant by fallacy? Mga kababayan, fallacy, these are actually common errors in reasoning. Common na errors yan in reasoning, which undermines the logic of your argument. Mawawalang bisa yung argumento mo because nagka-error yung reasoning mo. So for example, the first na nakikita ko, and for people who are engaged in public argumentation and debate, para po sa inyong kalaman, high school pa lang ako, debater na ako. Usang-usang lupalop ako ng Pilipinas na pupunta, nagdi-debate. O, nag-best debater na ako ilang beses. So, congratulations. The first thing that you, thank you, Ate Kim, the first thing that you notice is the fallacy of ad hominem. Ad hominem, it's an attack against the character of the person making the argument rather than attacking the argument itself. You see? Oh, anong sagot ni Duterte, ni Marcos Jr., ni Ngitbo? Hindi niya inatak yung argumento ni President Duterte. Yung aligasyon ni President Duterte na categorical, hindi niya yung inatake niya. Yung karakter ni President Duterte, pintanil yan. Nag-hallucination yan. Oh, that's ad hominem. Okay, the other one is hasty generalization. Wala kang basis, wala kang evidence, or insufficient yung evidence mo. Doon tayo sa explanation mo kanina, Ate Claire. Wala naman siyang ebidensya that taking fentanyl as a medical drug induces or causes hallucination. Parang wala yan eh. Walang epektong ganun. Pero that's the effect of what he's saying. Pinipilit niya yon. Well, pinipilit mo, that's hasty generalization. Wala kang patunay, wala kang ebidensya. I think isa sa mga side effects, you know, side, not the adverse effect, is the confusion. Pero wala naman tayong nakita kay Pangulong Duterte. Okay, going well, confusion? Wala. I think, Ate Claire, kung sasabihin mong confusion, it will apply only if the issue is complex, that you will get confused. Diba? If the issue is complex, si A nagbenta ng droga kay B, napunta kay C, napunta kay D, napunta kay Ngitbo. It becomes a complex issue. Diba? Kaya nga, gusto nilang palabasin nga gan. Nicotine. Yeah, gusto nilang Ngitbo palabasin. Kaya nga, pag-usapan natin to para yung mga nakikinig po sa atin ngayon, nanonood, will learn paano natin titirahin yung kanilang argumento. Argument. Yeah, okay. Pag sinabi, balik tayo dun sa confusion. The issue is simple. You are a drug addict. You are a drug user. Nasa listahan ka ng PDEA. O diba? That's issue. Simple ang issue. Nasa listahan ka ng PDEA. Kung nasa listahan ka ng PDEA, PDEA is about drugs, then illegal drugs. You are a drug addict. Hindi yan si A nagbenta kay B, si B nagbenta kay C, si C nagbenta kay D, napunta kay Ngitbo, ginamit ni Ngitbo. It's not a complex issue that could induce a confusion. And besides, sinabi na natin, and I am a witness to that, si President Duterte was in full possession of his faculties, of his intellect, at that time when he made the statement.
So, hindi pwedeng mangyari yun. Ang pangatlong fallacy, mga kaibigan, o ito yun, yung mas complex ng konti. Mm-hmm. Post hoc, ergo propter hoc. Ito yung pangatlong natin fallacy. Yan para mas maintindihan ng ating common palangga. Mga kababayan, ha, tatlong fallacy ito ha. Sinabi ko na, what is a fallacy? A fallacy is a common error. Error ha, error in reasoning that undermines the logic of one's arguments. So, ma-diminish yung value ng argumento mo dahil error yung, may error doon sa reasoning mo. So una, ad hominem, inatake mo yung karakter ni President Duterte, hindi yung kanyang argumento, hindi yung kanyang akusasyon. Iba nga ang pinasagot niyo eh, Pidiya ang pinasagot niyo eh, hindi ikaw eh, Marcos. Oh. Pangalawa, yung hasty generalization, wala kang patunay that it actually induces hallucination or confusion to that point na, I mean, the issue is not complex, it's simple. So, hasty yung generalization. Wala kang ebidensya, wala kang insufficient evidence mo, ginamit mo yun as an argument to confuse everybody. Hindi si President Duterte ang confused. Ikaw, Marcos Jr., intends to confuse everybody. Yes. With your argument, fallacious arguments. Okay, malinaw na yan, ha, mga kababayan. Hindi si President Duterte ang confused. Yung nagkukuking, ang nagkukonfuse sa taong bayan. Oh, so, pangatlo, post hoc ergo propter hoc. Ibig sabihin, before this, after this, therefore, because of this. Yun yung ibig sabihin sa Latin ng post hoc ergo propter hoc. Okay. Because of after this, therefore, because of this. So, okay. Sabihin mo, example, uminom ako ng bote, ng Coca-Cola. Uminom ako ng Coca-Cola. Coca-Cola talaga, in can. Pwede namang in can. Pero favorite ko yung nasa bote, masarap na sa'yo yung classic. Okay, go. Uminom ako ng Coca-Cola. Pagkatapos, ako'y nagkasakit. Kaya, yung Coca-Cola, ang rason na bakit ako nagkasakit. That's an example of ergo propter hoc. Okay. Uminom ako ng Coca-Cola. Tapos nagkasakit ako. So, after this, uminom ako ng Coca-Cola, nagkasakit ako. Therefore, ang Coca-Cola ang rason kung bakit ako nagkasakit. After this, therefore, because of this, ito yung Coca-Cola. No. Ang ibig niyang sabihin, translated to the exchange of arguments, inaakusahan ako, I mean, umiinom siya ng fentanyl for 6 years. Pagkatapos niya, inaakusahan ako na drug addict ako. Kaya ako inaakusahan na drug addict ako dahil nagpipintanil siya. But it does not yun. Yeah. Okay, balikan ko ha, mga kababayan, para ma-explain natin yung post hoc ergo propter hoc. Nag-iinom siya ng fentanyl ng 6 na taon. Pagkatapos na mag-inom ng fentanyl na 6 na taon, inaakusahan na ako na ako'y drug addict. Kaya ako inaakusahan ng drug addict dahil sa fentanyl na yan. Wrong! Because, pinag-usapan na natin, fentanyl does not cause hallucination. President Duterte was in full possession of his faculties at that time. So therefore, hindi tama yung reasoning niya. And therefore, because hindi tama yung reasoning niya, walang kwenta yung argumento ni Mr. Marcos. It's post hoc ergo propter hoc. It's fallacious. Mali yan. So, tatlo yung nakikita ko. Ad hominem, hasty generalization, and then post hoc ergo propter hoc. Pero meron pang isa dyan, mga kababayan. Hindi actually ito fallacy in argumentation and debate, but it's what you call negative butod. Negative pregnant. Ano yung negative pregnant. O, negative pregnant. Ang negative pregnant, it's actually a denial of a negative part butod. Of an allegation. Okay, ito yun. Okay, dito. Mga babayan, negative pregnant ha, ang English niya na. Translate lang natin to negative butod. So, kasi si butod yata ang... Buto kami. O, si butod yata ang... May ideya niyan eh. Wala naman akong maisip na ibang gumagawa ng ideya kundi si Buton.
Oo, okay. Si Buton. Wadlo. Oo. So, a negative pregnant consists of a denial of some part of an allegation such that the denial is actually pregnant with the possibility that the entire allegation may actually be true. Mm-hmm. Example, ha? Okay. A negative denial consists of a denial of a part of the allegation. So yung allegation, baga ito yung allegation, dininay mo yung part. But the denial is actually pregnant with the possibility that the entire allegation may actually be true. Example. Mm-hmm. Example, mga kababayan. Ate Claire, ninakaw mo yung aking wallet noong January 1, 2024. Okay. Ate Claire, ninakaw mo yung aking wallet noong January 1, 2024. Ito yung allegation. Ang sagot mo, hindi ako nagnakaw sa'yo noong January 1, 2024. Noong. So, may, you see, Ate Claire, ninakaw mo yung... Yeah. Wait. Oh, Ate Claire, oh, Ate, oh. Sige, balik natin. Oh, ito. Sige, sige. Dito na tayo pa. Okay. Dito muna tayo sa nakaw-nakaw kasi malinaw yung 2024. Yeah. Ate Claire, ninakaw mo yung aking wallet noong January 1, 2024. Ang sagot mo, hindi ko ninakaw yung wallet. Ah, hindi, wala akong ninakaw sa iyo noong January 1, 2024. Oh, hindi ako nagnakaw noong January 1, 2024. So, kumbaga, dininay mo ang portion ng allegation. Wala kang, okay. Hindi ka nagnakaw noong January 1, 2024. Pero, part of the denial is pregnant with the possibility na pwedeng totoo yung buong allegation. Pwede kang nagnakaw noong December 31, 2024. O January 2, 2024. Pwede kang nagnakaw ng ibang bagay na hindi wallet. Yeah. O hindi January 1. Of course, totoo yun. Kaya nga sabi ko, the denial may be true as to some part. So true siya because hindi mo ninakaw noong January 1, 2024. Pero the denial is itself pregnant with the possibility na totoo yung entire allegation na nakaw ka ng wallet ko. Pero hindi January 1, 2024 kasi ninakaw mo December 31 o January 2. So ganun din yung allegation. Ganun din yung denial ni Mr. Marcos. Ang sabi ni President Duterte, we have a drug addict for a president. Okay, we have a drug addict for a president. Kung nasa narcolist ka, ang sagot ni Marcos, ipintanil yan. Epekto yan ng pintanil na matagal na niyang ininom. Kaya ako inaakusahan na drug addict. Now, it is entirely possible that the allegation is really true because fentanyl does not induce hallucination. O, di ba? Uh-huh. Ang fentanyl, hindi naman nakakapag-hallucinate. Ang ibig niya sabihin, hallucination yan. Confusion yan. But then the issue is very simple. It is not susceptible to make one, it does not make one be easily confused or be confused because it is not complex. Oh. So it is possible na totoo talaga na drug addict ka. Because yung denial mo is only a part of it, but the denial itself is pregnant with the possibility that the entire allegation is true. Mm-hmm. So yun. Negative pregnant, negative buton. Yeah. Hello? Akala ko nawala tayo. Okay, yeah, go ahead. Yeah, so yun nga. So, yeah, at least na-explain na natin yan. So, malinaw na talagang ayaw niyang sagutin yung allegation sa kanya. Yung binanggit niya. Ayaw niyang sagutin na direkta. Yung categorical, unambiguous denial. Walang ganun si Mr. Marcos. Kino-confuse niya yung tao with his fallacies of ad hominem, post hoc ergo propter hoc, and then hasty generalization, and then ito pa, yung concept of negative pregnant. Okay. Ate Claire? Yeah. So mayroon lang akong inano. So anyway, so ano nakikita mo dito? Sa tingin mo, brother, after ni Pangulong Duterte nagbigay ng super powerful revelation sa taong bayan, so dun sa crowd na yon, okay, ano yung naging impact? Ito, kanina umaga, nagpang-abot kami ni
Harry Roque doon sa breakfast, parang hindi makapaniwala. Well, to answer your question, ito example to si Harry Roque. You remember he's a lawyer. Okay, he's a lawyer, yes, he's a former congressman, he's a former presidential spokesperson. Ano sabi niya? Hindi pa ako makaget over sa revelation ni Tatay Digong, parang hindi ako makapaniwala. O hindi siya makaget over. Hindi siya makaget over doon sa mga revelations ni presidente. Eh hindi raw, halos hindi kapanipaniwala, sabi ko, well, that is a reality. Sinabi ni presidente 'yan, and I believe him. Tingnan natin kung anong sagot ni Ngetbo. So yun yung sagot ko sa inyong tanong, na ang specific ko talagang nakausap about that is si Harry Roque. Hindi siya maka-get over, kaya nga na-shock ang lahat. Just to make it clear. Even clear. I myself. Yeah, ako din. I did not expect that. Gusto ko lang panunin, Attorney Glenn, dinodouble check ko lang dito sa WebMD at sa Mayo Clinic. Ba, para lang sure tayo about the hallucination, kasi alam ko yung tinitira ni Kuting meron yon, at yung mga street you know drugs meron talagang hallucination effect. Pero itong fenta wala. Meron nga lang siyang confusion, less common yung confusion at yung anxiety. Yeah, and you are right. Wala talaga. Kaya si Kuting ang may effect ng hallucination, kaya ganun. Ganun yung sagot niya sa... Ating Claire, mga kababayan, hindi nga pwedeng i-confuse si President Duterte because he was intently listening to the people speaking in front of him. Yung construction ng kanyang logic and reasoning is consistent. Walang bahid na the person is confused. No, di ba? He was joking. He was connecting to the people. He was connecting the issue to the issues. Nandun, imagine na, sinabi ko, I mentioned Lisa Marcos, I mentioned Sandro Marcos, si President Duterte minentioned din niya yun. So exactly, nakikinig siya. He was convinced na ito nga yun yung story behind all these things na nangyayari ngayon. So may nagtanong, okay, di ba nandun si Senator Amy? Nagkita ba kayo, napansin mo ba siya? Malapit ba, malayo ba ang distansya niyong dalawa? I was on the other end of the first row. Yung mga VIPs nasa first row. Sila President Duterte, family niya nasa gitna. Ako kasi, kami ni Spokes Harry, kumakain-kain pa kami doon sa VIP tent. May tent doon eh. Mm-hmm. I think merong maraming tent doon eh. May VIP tent doon. Kumakain-kain pa kami. So last na kaming pumila, kaya nandun na kami sa gilid. In fact, pagdating ko doon, naunahan pa niya kung kunin yung upuan. So I had to stand and wait for a chair na dalhin. So siyempre, ako na ang tumayo kasi ako mas bata. So pinaupo ko na siya doon. Hindi ko na binagaw yung, hindi na makatulad kay Lisa. Ganun pa kaya, nag-trip to Jerusalem pa kayo doon ni Smokes Roque. But anyway, may katanungan. So, okay, ano daw, nakita mo ba yung reaction ni Senator Amy o hindi? I was informed na nandun siya, pero magkasama yata sila ni Bibi Sara. Hindi, Sara, yeah, doon sa in one of those tents. Okay. So they were far from us. Okay, so hindi mo nakita. Kay Costa Nikki, hindi masasagot ni Attorney Glenn Chong yung tanong mo, okay? Maaari si Senator Amy, baka pwede natin tanongin. Okay, going back, Attorney Glenn. So, when I went back to the VIP, sila Moka ang nandun. Ang natira doon, sila Moka, sila Banatbay, and sila Boss Dada. Si Coach Oli, nandun sila. So, and then, pumasok ulit ako doon kasi nagutom ako. Kumain kami kahit sinang dinner, 5 o'clock pa ng hapon. And then, kumain na lang ako ng protein bar ko by 7 o'clock. And then, 10:30 na yata. Yun eh, 10:30. Bumalik ako doon, kumuha muna ako, kumain uli ako. Because mahaba na yung distansya ng pagkain. So, I was one of the last to get out of the place. Mm-hmm. So, di ba nabanggit ni... Parang feeling ko naririnig tayo ni Pangulong Duterte dahil parang yung panawagan ko dito sa mga palangga na nanonood ngayon were like,
8,500 live viewers right now. Congratulations. So, thank you. Thank you, Virgil. Yeah. Nabanggit niya na parang, oh, andyan ang mga military. Parang ganun din yung panawagan ko eh. Diba? Na speak up. Diba? So, ano yung sa tingin mo yung impact nito dun sa ating men and women in uniform? Kasi yun nakasama sa panawagan. Ito kasama ko ngayon. Men, no uniform. No uniform. Nagigita so, naman ano yung puwit ng mga nagigita naman yung mga puwit ng mga matitigas mo, mga kasama. Mga brusko. So ano yung magiging, sa tingin mo, assessment mo lang, ano kaya ang magiging impact nito sa mga ating, you know, lingkod bayan, you know, ating mga makikising? Actually, the military has always prided itself as, the military has always prided itself as the protector of the people. Per the Constitution, of course, di ba? They've always prided themselves as the protector of the people per the Constitution. Now, given the fact that it appears there's a direct accusation against this person na nasa Malacanang ngayon with the help of the Butud Budlo Ahas. Uh-huh. Meron pa akong revelation dyan. Malagi yan talaga tong bitch na to eh. Uh-huh. Sorry. Yeah. Alam naman sorry natin guys yan. For don't say sorry. Vulgarity. No. I'm saying sorry for the vulgarity of the words. Ang hirap kasi minsan talaga eh. Okay, got it. Respect you, but I will not be sorry telling this woman, this Ahas, a bitch, for she is really a bitch. Mm-hmm. So explain ko na lang yan in a while. So, yung they have always prided themselves as the protector of the people, and rightly so. Sila ang may armas. Sila ang may equipment to protect the people. Now, given the charge that we have and the drug addict for a president, what do? We cannot entrust the lives of our people, the future of our children, the hopes of this country to a person who is drug-crazed, who is not in full possession of his faculties. Tingnan mo yung mukha niya kanina nung una siyang tumagot. He looks so exasperated. Mga kababayan, kitang-kita yun sa mukha niya. Mm-hmm. He looks so exasperated. Parang gumanyan niya natin siya. Mm-hmm. O, di ba? He looks so frustrated, exasperated, that the issue has finally come out in the open. So, itong ating mga protectors of the people, it does not mean that you protect us only from foreign invasion. You protect us not only from terrorism, homegrown, or from abroad. You protect us itself from the office of the presidency if it is being abused by people na who are out of their minds. True. Who are the exact opposite of what our children should be. These people are the exact opposite. If true, yung allegation, these are the people who are not exactly the right people to lead us. Sabi ko nga eh, I think I posted just before tayo nag-start, I declare sinabi ko na, no drug addict can ever hope to inspire an entire nation. Any attempt to do so will only breed a new kind of bagoong Pilipinos. Yeah. So, we cannot move forward. Tingnan ninyo. The government is in disarray. Meron nga sinabi si Senator Amy Marcos about government. Parang about the order of government. Parang government is really, there's something wrong with this government. Of course, there's something wrong with this government. First, Marcos, ang mandato ni Marcos is at best questionable. Kasi nga, nag-usap sila at ni Lisa Marcos, nag-agree sila ni Smartmatic. Oh, yan, that's a big question sa mandato niya. Pangalawa, itong issue ng drug addiction. So, we go back to the military as protectors of the people. What do? Mm-hmm. The best thing you can do is, yun ang sinasabi mo, Ate Claire. Yun yung panawagan mo. You speak up. You know, get up and pick him up. So, may... Yeah. After the kick-off is the kick-out. Kick-out. Right? Yeah, kick-off, kick-out. So, pero brother, Attorney Glenn, hindi na... If I were the military, ha? If I were... I declare, I make it clear. If I were the military, I would kick out. Yeah. I would kick him out. Kasi hindi tayo military.
Hanggang ano lang tayo dito? Hanggang wishful thinking. Hanggang nga bells muna tayo. Hanggang nga bells muna tayo dito. So, maraming, alam mo, may mga kakakilala ko na nag-worry din sila sa sitwasyon ni Pangulong Duterte after that revelation. Ikaw ba nag-worry? Kasi may katanungan, katulad dito si Janjan, ano daw kaya ang mangyayari sa mga Duterte ngayon? Sa doon ba sa statement niya as a lawyer, as a, you know, legal... Don't be afraid na may mangyari sa kanila. Don't be afraid. Huwag tayong mangamba, huwag tayong matakot na may mangyari sa kanila. Ako, I'm very hopeful that the president will continue. The president, si President Duterte, ha? When I say the president, kasi ito siya, sorry, hindi ko talaga tatawagin ito presidente, singit mo. Ang presidente si Rodrigo Duterte. That was, he was legitimately elected. So, ito, si President Duterte, he may be frail, he may be old, yes, he may be weak, but still, he is the leader that he was once and still be, and still is. He still acts as, like he is the leader that we have before. So, I believe that ito naman sila, Mayor Basti, si Congressman Pulong, si Vice President Inday Sara, they will be strong. And they're still whole as a family. And besides, I don't think this Ngetmo administration, this animal administration will do something against President Duterte. Do something and baka mapabilis yung pagka kick out mo dyan sa Malacanang. And by the way, Attorney Glenn, ay kung narinig mo kanina, by the way, sige, una. Yung COMELEC, pinasuspend nila ngayon yung pag-accept nitong mga signatures with that Jutang initiative. So what is your sandali. Yeah, okay. Excited. Meron akong chika dyan, juicy. Oh, okay, juicy. Meron akong chika dyan. Okay. Balik muna tayo kahapon. Balikan natin yan natin, Claire. Pas yung si Bichi-Bichi. Yung si Bichi-Bichi na doon na naman yan sa Vietnam. Okay. Kahapon, you see, the left, the right, the pink, the yellows, they were all co-opted, including mainstream media. Well, of course, you have to credit negative butod about that. Magaling siya dyan eh. Na-co-opted niya lang. And there is no more opposition. Na-notice niyo yan? Walang visible opposition. Not until yesterday, mga kababayan, na wala yung visible opposition. Remember sa panahon ni President Duterte, mayroong visible opposition. Dami. Okay? Mayroong visible opposition, marami. This time, we have to credit negative butlot. Butod about that. This woman. Yeah. Magaling siya dyan. Magaling siya mag-undermine ng mga tao. So, that woman. Oh. So, nakuha niya yung lahat ng opposition. Naku-opted niya yung opposition. Nawala yung opposition. But yesterday, not until yesterday, lumabas yung visible and strong opposition to them. Yung birthday kahapon ang birthday ng unified manifest, a unified visible and strong opposition. Doon nakita natin yan sa Davao. Remember, yung mga tao from all over the country, yung mga leaders, gumastos ng sarili nilang pera, naglaan ng kanilang sariling panahon, ng effort nila, at pumunta doon. I remember, kahapon when we were having breakfast, may isa doong mag-asawa actually. Tapos may tumawag sa kanya, then sabi niya, "Oh, guys, I have to go." Kasi hindi pa kami pumunta sa Grand Benson Hotel. Mm-hmm. Sabi niya, "I have to go." Sabi, "Why? My people are already there. I should be there already." You see, that was an example of leadership. Nakita ko 'yun eh. Sabi ko, "My God, she's willing to give up her fellowship with us." We were actually talking, but masaya kami. And then she was willing to give up her time. Kailangan niyang pumunta sa Grand Mingxing because nandun na yung mga tao. You see? These are example of bayanihan spirit.
Yeah, I think the reason why Duterte won 2016. Okay. Yeah. So yesterday, nabuhay yung visible, strong, and unified opposition all across the country. Doon lang sa Davao natin pinakita. But eventually, who knows? Baka the next time sa Cebu na. And the next time would be much closer to the capital. Oh, di ba? Next time, so, kick out na. Kick out na. Next time, you'll never know. Kick out rally okay. Na. Anyway, balik na tayo doon sa issue, Ate Claire, mga kababayan doon sa... Omelec. Kay George Garcia. Kay Jorge. Natakot sila, pinasuspend. Di ba? Nabasa mo ba yon? Nabasa mo ang... Nabasa ko kanina. Oh, actually, okay, nabasa ko yun sa report. So, I was at the lounge. Tinitingnan ko. Yeah. Nakita ko yun kay... So, parang natakot, ano? Natakot sila, no? Anong sa tingin mo? Bakit all of a sudden? Actually, you know? Ate Claire, mga kababayan, may plan din na tao si Lisa sa opisina ni Jorge Garcia. So, kumbaga, walang magawa si George Garcia. Nandiyan yung tao ni Lisa Marcos sa gilid niya. Parang executive assistant yata niya. Tinalaga talaga doon para bantay niya. Hindi ko lang mapangalanan because the person is a friend. Okay. Katrabaho ko to eh. Mula pa noong 2016. Meron si Lisa na tao para bantayan si Jorge sa Comelec. Yes. Oh, bantayan okay. Si Jorge Garcia doon. So, yun yung taga-report kay Lisa. So, walang magawa. My God. Mga kababayan, ako yung malaking pasalamat ko na lang talaga hindi na lang niya ako nilagay doon sa Comelec. Kasi kung ako naman ang chairman at lalagyan ka ng tauhan mo dyan ni Lisa Marcos, paano ka makakagalaw niyan? How yeah. can you carry functions. Out your duties yeah. as and functions as chairman of the Comelec na mayroong bantay dyan sa gilid mo under the guise of executive assistant? Oh. Yeah. Katrabaho ko ito, mga kababayan, mula pa noong 2016 until nung kampanya, katrabaho ko ito. Doon siya nilagay ni Lisa Marcos. Bantay. Poste. Poste doon sa opisina ni George Garcia. So, if merong action ng Comelec to stop, it came from Lisa. Oh, doon. Natakot. Sa natakot sila. Oh, natakot. That's yeah. the way I understand it. That's ako the din. Way I would understand it. Kasi may taong nakaposte si Lisa Marcos doon sa opisina ni Jorge, ni George Garcia. Kaya nga mga kababayan, ako'y malaki na lang ang pasalamat ko. Looking back, na buti na lang, hindi na lang ako tilagay dyan sa Comelec as chairman. Kasi kung may bantay din lang, para naman ako nitong alipin. No. Para ako alipin ito. I will not survive. Kasi malaman natin na, you know, na hindi naman talaga ikaw ilalagay kasi ang intention kasi naman niya, hindi naman talaga for electoral reforms, kundi... Hindi para sa taong bayan. Sa taong bayan. So, talagang hindi tayo nakatadhana doon. Nakatadhana tayo to expose the evil doings of Lisa Smart. Declare, mga kababayan, parang ito talaga yung tadhana namin magkaibigan, yes. mga kababayan. Doon ko nalaman sa Davao yung pag-uusap-usap namin. Yung picture na nasa GMA. Oo. Yung sa gym, may picture rin. Nandun ako sa gitna ako eh. Yung naka-stripe, ako yun. Oh, so, nag-usap-usap kami doon. Doon ko nalaman na, di ba sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi naman talaga ako nag-apply. Kasi nga, alam kong binenta na yung ulo ko kay Smartmatic. Kumbaga, ako si John the Baptist, pinugutan ako ng ulo kasi si Smartmatic, si Salumi, sumayaw sa harap ni Lisa Marcos, si Herodes. O, si Lisa yung Herodes doon. Diba sa Biblical Times, si Salome sumayaw-sayaw doon na hindi makatanggi-tanggi si Herodes. Baligtad nga lang, yung Salome doon, lang Salome dito ngayon bago, makabagong panahon, lalaki. Lalaki. Si Pinate. Ang Herodes si na ba? Parang siya yung Chipindale. Siguro yung Chipindale yung dito kay Lisa Marcos. Si Herodes naman si Lisa Marcos. Ang hiningi yung ulo ko, parang John the Baptist. Inaalay naman yung ulo ko doon. Anyway, nalaman ko doon na, di ba sabi ko sa inyo mga kababayan, itong mga trolls na to, palagi nilang sinasabi na bitter tayo. Bitter daw. Bitter! Gusto ng Harley ka mag-ambassador daw. Anyway. kahit hindi ka qualified because you're an American citizen. Mm-hmm. Mga gonggong talaga itong mga walang utak. Ako palagi sinasabi, bitter, wala kang posisyon kasi hindi ka binigyan posisyon. Alam nyo, i-post ko yung mga text ni Hubert Guevara. One day soon. Sige, pakita ko yun.
palagi niyo sinasabi na bitter ako, ipapakita ko sa inyo si Hubert Guevara, yung Senior Deputy Executive Secretary. Yun ang nagmumurmur sa akin ng listahan, pumili ka rito, o pumili ka rito, instruction ni principal, pumili ka rito. Eh sabi ko, hindi na, ayoko na. Pinaglaruan na niyo ako, so balik tayo doon. Okay. Nung hindi ako nag-apply, tinawagan ako ni Hubert. Sabi, partner, ang tawag kasi namin, partner, master, idol, master, partner. Mm-hmm. Master, file ka na ng application, June 5 ito. Sabi ko, basta ikaw nagsabi ha. Sabi niya, sige na, file ka na. So nag-file ako. Tapos, hindi in-acknowledge, tinawagan ko siya. Sabi ko, hindi naman in-acknowledge yung application ko. Tapos 3 days later, in-acknowledge ng Malacanang. At any rate, eto na. Nalapag-alaman ko na yung papeles ko binigay talaga kay Bongnet. Drug addict. Kay Paul Boronic. Kay Paul Boronic. Binigay kay Ngetbo. Winakli ni pinigilan ni Alisa Beach. Pinigilan talaga. Not him. Mambubudol talaga ang Jotang Jenina. You see, mga kababayan, traidor talaga itong babae ito. I mean, yung mag-asawang ito, traidor talaga ito. Hindi lang traidor sa akin, kay Miss Maglipan, kay SMNI, kay Inday Sara, sa inyong lahat, sa ating lahat. In the first place, brother, hindi ikaw ang nanghingi. Noon siya ang nag-offer noon. Alam natin yun. Yes, hindi naman ako nanghingi sa kanya. Hindi ako nanghingi sa kanya. Siya nag-offer. Magkano may babayad ko sa'yo? Akala niya, parang ang lead naman ang tingin mo sa akin. Lahat ba na lang ng tulong ko sa'yo, i-equate mo to pera? Mm-hmm. Mabubuhay naman ako walang pera sa'yo, galing. So okay. Sabi ko, hindi ako magpapabayad sa'yo, tinulungan ka kita, 6 na taon, hindi mo nang bayad kasi piso. So sabi niya, sige, basta, pag nanalo tayo, si Comelec, ilalagay kita sa Comelec as commissioner, pagkatapos gawin kitang chair. Mm-hmm. Of course, matino naman tayong nag-uusap, and then we had worked together for 6 years. So why would I not believe you? Okay. Dati, pag tinitext ko yung bitch na yan, sumasagot. Malambing. Remember, nakita yan nila, Michael, ni Peter, ni Jimmy. Yung tatlo kong kasama. Si Michael, si Peter, si Jimmy. Di, breakfast yun sa Batangas. Cavite. Cavite yun. Kumuha ko ng pagkain, umupo ako, dumating ito. Sabi niya, how are you, baby? Yung ginaganyan niya, ginaganyan pa niya. How are you, baby? Ginaganyan yan. How are you, baby? Si Lisa Smugs. Ganyan siya. Pag may gamit ka sa kanya, malambing siya, magalante siya, mapagbigay siya. Pag may gamit ka sa kanya, the moment may better offer sa iba, pati ulo ko, pwedeng tanggalin. Gorgorin, pwedeng gorgorin. Gorgorin, no? So, pero, doon ko nalaman, Davao, na hinarang niya yung papeles ko. Siya mismo. Ay, of course, ito na yung example, mga kababayan. Yung singit mo, walang bayang talaga. Hindi makapalag. So, ang instruction is, hanapan mo na lang na ibang posisyon si Glenn. Napunta sa NTC, pinirmahan, binawi. Tapos hanapan mo na ulit ng ibang posisyon si Glenn. Pag pumili ka dito sa listahan, anong tingin nyo sa akin? Magmamakaawa sa inyo ng posisyon? I will die many times over. I will not beg for any position from your kind of people. True. So kaya ngayon, sila na ngayon ang natakot dyan sa Comelec sa pag-suspend ka dito sa pag-balangkas o pag-receive ng mga signatures sa People's Initiative. Mga kababayan, pinakita nila sa atin ngayon na takot sila sa atin. Takot sila sa inyo. Powerful tayo. Sa lahat ng mga nanonood ngayon. Sa lahat ng mga nanonood ngayon at manunood pa, ito yung concrete example na yung mga makapangyarihan sa Malacanang na who made their way through the gates of Malacanang dahil nga pala, mayroon pa akong iidagdag mamaya. Through the gates of Malacanang, they found their way through that minaniobra nila si Smartmatic, si Comelec. Takot na takot sila sa inyong lahat. Kami ni Ate Claire, mouthpiece nyo lang kami. Kami lang ang nagsasabi sa inyo
para mas malawak pa, mas marami pa makakalam. Pero mas malaking bagay na i-share po ninyo yung mga videos ni Ate Claire, yung videos namin, para mas marami pa po ang makakalam at magkakaisa po tayong lahat. Yeah. I think they were afraid that yesterday na sinilang yung isang vibrant, strong, unified, visible opposition. True. Kaya, nangyari, nag-react sila, nasindak sila. So you see, hindi si Lisa Marcos ang makapangyariang tao sa Pilipinas. Ang makapangyariang tao sa Pilipinas ay ang ordinaryong mamamayang Pilipinong nagkakaisa bubuklod with yes. the protector of the people. True. Kaya suspend. Sa mga kapapasok lang, they suspend the signature, ano, signature ng... Hindi. Ate Claire, mga kababayan, doon ko rin nalaman sa Davao, marami akong nakakausap doon. Ito, reliable ito. Pinagbibili nila yung mga magagandang bahay dyan sa San Miguel. Dyan sa area ng Malacañang. Kaya Malacañang? Nga nagsabi, baka nag-intend tong angkinin yung buong compound dito sa labas ng Malacañang at hindi na aalis sa pwesto. Kasi pinagbibili nila yung mga bahay? Oo, yung mga bahay ng mga magaganda. Oo, yung sa Arligi. Sa Arligi. Reliable yung nagsabi sa akin kasi sinabi niya, tinuro pa nga kung aling mga bahay ang binili na. Ang nabili na. Yung mga magagandang bahay, binili nila. So, baka may intention nga itong mag-asawang hindi na hindi na aalis sa Malacañang. Well, of course. Oh, hindi na aalis sa Malacañang. So, yung mga tuta nila doon, nila papatirahin. Siguro. Well, kaya nga dapat makick out na sila kasi look at the ombudsman. Dapat trabaho nila yan, di ba? Tignan nila yung mga ninanakaw nitong gobyernong ito. Kaya nga, nakakalungkot man, yesterday, sabi mo nga, yun ang pinakasimula natin na nagkaroon ng malinaw na strongest opposition at victory na rin para sa atin yon dahil nga dito sa pagpigil nitong... actually, Ate Claire, sa ito PR, mga pangyayari, yeah. Actually a vindication for you. It's actually a vindication for your efforts way back a year ago pa. And yung nagsabi sa akin about yung mga bahay na binili dyan sa tapat ng Malacañang, maraming bahay dyan eh. May mga, pati yung La Peral Mansion yata yan dyan eh. Nabili na rin. Yun yung sinabi. Pero one of these days, pupuntahan ko yung kaibigan ko doon na yung bahay niya nasa harap din lang ng Malacañang eh. Yun ang nagturo kung aling mga bahay ang binili na, nabili na. Puntahan ko yun and I'll confirm with him para i-booking natin yun. Kung aling doon. Yeah, kailangan. Doon sa mga taga Arlegue Street, dyan sa San Miguel, kung may alam kayo palangga, eh napakadali lang naman maisumbong yan kay Maharlika para ipakita natin. Mag-email na lang kayo, balitangmaharlika@gmail.com. Di ba? Oo, pwede po kayong mag-apply o hindi po mahirap ang process mag-apply para maging white snake. Maging white snake. Mag-email lang kayo, isa na kayong puting ahas. Diba? Mag-send na po kayo ng mag-send na po kayo ng inyong ano, walang credential kailangan, basta may ebidensya lang. May ebidensya lang. Doon sa allegation ninyo, padala doon dyan sa email ni Ate Claire and pronto, puting ahas na kayo. Bilang na kayo sa grupo ng mga don't worry, puting protected yung mga pangalan ninyo. You know, mayroon pa ba tayo nilalabas na pangalan ng puting ahas? Eh, you know, kagabi, napagbintangan tuloy na puting ahas si Pangulong Duterte. Kasi, confirm it, di ba? Mga pinagsasabi mo, yun ang sinabi niya eh. I know, eh, napagbintangan tuloy ang ating dating Pangulong Duterte. So, doon pa rin tayo sa issue kahapon sa Davao Rally. Ano yung mga, pwede mong ma-share sa amin, Attorney Glenn, na parang significance dito sa laban natin? Ito isang bagay na doon tayo sa Unprogram Funds. Unprogram Funds. Oo. Okay. Matindi ito na issue eh. Okay. Ang katabi ko to my left, of course, si Secretary Junie Basco, Secretary to the Cabinet President Duterte, yeah. Duterte si Manong Junie Basco. Dito siya. Ako si Secretary. Dito si sa left ko si Congressman Isidro Ungab.
si Sid Ungab. Ito yung kasama ko dati sa House of Representatives, congressman pa rin siya dito ngayon. Si dating Speaker Pantaleon Alvarez nasa dulo. Tapos si Spokes Harry Roque, tapos si Vic Rodriguez, then si Kamsek Juni Basco na tasakod lang siya. Ang unang speaker doon ay si Ungab, si Congressman Ungab, siya yung unang speaker doon. By the way, parang nandun din yata si Toto Mangaudadato. Oo, Congressman. Okay. Congressman din yata siya. Kasabay kami nitong mag-interview. So, nagsalita doon si Congressman Sid Ungab. Actually, yung sa kanya, budget. So, pinakita niya na ang ginagawa ng bicameral conference committee, normally ang budget ay dadaan sa committee deliberations, mga kababayan. may mga committee yan, di ba? Yung Committee on Appropriations. Yung Committee on Appropriations, meron niya mga subcommittees. So, si Jorge Garcia, si Jorge Garcia ng COMELEC, pupunta siya doon sa subcommittee on elections or suffrage or COMELEC. So, doon siya magde-defend ng kanyang budget. Okay? Doon siya magde-defend ng kanyang budget. Pagkatapos ng committee level, lalabas tayo doon sa plenaryo. Yung karamihan na, nandun na lahat. So, dadaan yun sa first reading, second reading, and third reading. Ganun din sa Senado. So, lahat ng... Alam niyo mga kababayan, kung ako ang secretary ng... example, ha, secretary ako ng Department of Tourism. Pupunta ako sa House of Representatives, doon ako sa Subcommittee on Tourism, Subcommittee on DOT, magdi-depend ako doon ng budget namin. Ididipensa ko yan sa committee level. Then pagkatapos, dadaan ang first reading, second reading, third reading sa plenaryo. Babalik ulit ako doon sa Senado. Doon na naman ako sa committee level. Magdi-depend na naman ako doon. So, ibig sabihin, yung pondo mo, yung program mo, dalawang beses mong ididipensa yan. Magdipensa ka sa House, magdipensa ka rin sa Senate, subcommittee level. Tapos, pagkatapos niyan, at doon ka na naman sa plenaryo ng Senado, first reading, second reading, third reading. Now, hindi magkapareho, mangyayari hindi magkapareho yung version ng House at version ng Senado. So, ang gagawa niyan, gagawa ng bicameral conference committee. So, ito ha, so galing committee level, magkabilang House, committee level, plenary, first reading, second reading, third reading. Tapos pag hindi magtugma, pupunta ka ng isang committee. Ito yung bicameral conference committee. May congressman doon, may senators doon. Doon na nila aayusin, nandun ang malaking budget magic, mga kababayan. So, siyempre, ang itatalaga ng speaker Tambi, yung mga katiwala niya. So, sa Senado doon. So, ang ginagawa nila, ito, dito sa panahon ni Marcos Jr. Okay. Ang ginawa nila, for example, ang budget ay 4.3 trillion. Okay. Tatanggalan nila yan ng mga programs na tatanggalin nila sa bicameral conference committee to ha, select group lang ng Senado at congressman. Tatanggalin nila yung mga ibang programa, lilipat nila. Tatanggalin nila tapos dadagdagan nila. Nawala na yan sa original na na programa ng DOT ng departamento ko. O wala na yan. So may mga programa doon na tatanggalin, tapos lalagyan nila ng kanilang programa na hindi naaayon sa agenda ng departamento ko. So sa halip, okay, gumawa ako ng, for example, DepEd ako. Okay, DepEd ako, sekretary ako ng DepEd. Gusto ko maglagay ng school bus system sa buong Pilipinas. Pagdating sa lumusot na ako sa committee level sa House, lumusot na ako sa committee level sa Senate, pagdating sa bicameral conference committee, pwede nilang tanggalin yun, papalitan nila ng iba. So, ang ginagawa nila, tatanggalin nila, ililipat nila sa program funds. Tapos maglalagay sila ng mga projects doon sa program funds. So, kaya lumulubo yung unprogram funds. So, ito, anong ibig sabihin ng program funds? Anong program funds? Yung program funds, yun yung supported by actual income of the government.
So, okay. Kaya ang program funds, di ba ang budget natin natin, kaya mga kababayan, 5 trillion plus. 5.7. Ang program lang dyan is about 4.9 lang ang program dyan. Ibig sabihin, 4.9 trillion pesos lang ang kikitain ng gobyerno from the Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs, and other sources of income ng gobyerno. So, yung 4.9, kaya tawag doon program funds. Program funds kasi nakaprogram siya doon sa income. May income ang gobyerno up to 4.9 trillion. So, ang gagawin ng mga members ng Bicameral Conference Committee, mga kababayan, tatanggalin yung mga nandun sa program funds, ilalagay sa unprogram, tapos sisingitan nila ng kanilang mga pet projects. Yung mga netting ng bukid. Malaki ang korupsyon dyan. Nakikita nyo, pag dumaan kayo sa may mga bangin-bangin, may net yung bukid. Yan, malaking, managlalagay ng net, malaking nakaw ng pera yan. Project yan ng mga kawatan. Yung mga kasada na maayos pa, bibiyakin, sisimintuin uli, ay kawat yan, mga kababayan. Mag-open ang bagong kasada. Flood control. Dredging. Hindi mo ma-quantify kung ilang silt ang nakuha. Hindi mo nababantayan yan. So madaling nakawin ang pera dyan. So yun yung mga isisingit doon sa program. Ibig sabihin, yung project na gustong nakawin ang pera, ilalagay doon sa sigurado may pera. Program, kasi may pera. Program. Galing sa Bureau of Immigration, Bureau of Treasury, Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs. Ang mga worthwhile project tulad ng school bus ko na hindi kikita, ilalagay doon sa unprogrammed funds. So ang unprogrammed funds, papandingan lang yan kung lalagpas ang kita ng BIR. Lalagpas ang kita ng Bureau of Customs. At ito masahol, mga kababayan. Uutangin to fund the unprogrammed funds. You see? Doon ang malaking nakaw. Imagine yung magnanakaw, mga kababayan. Isisingit nila yung mga project na nanakawin doon sa siguradong may pondo. Tapos yung mga worthwhile na project, ibababa dito sa unprogrammed funds, tapos uutangin sa IMF, uutangin sa World Bank, uutangin sa Asian Development. Kaya, ang budget natin, mga kababayan, 5.7 trillion, pero ang kita lang natin, 4.9 trillion. 800 billion ang uutangin natin. Kasi, yung mga tamang proyekto, binaba sa unprogrammed funds, uutangin. Yung mga nakaw na project, isisingit doon sa may pundo na talaga para masigurong may kita ang mga hinayupa. So, ito, panahon ni President Duterte, mababa ang unprogrammed funds. Mababa ang unprogrammed funds. Pagdating sa panahon ni Ngetbo. Ni Ngetbo, sumipa to 700, 800 billion pesos ang 2022. Sa panahon ni President Duterte, between 100 to 200 billion lang yan. 100 to 200 billion lang ang unprogrammed funds. Pag sa dating ni Marcos, I think yung 2024, itong taon na to, 800 billion 800 o 700 billion. Magkano, Ate Claire? 800. Kasi from 5.7 minus 4.9. Yun yung explanation kahapon ni Congressman Sid Ungab na mukhang hindi naintindihan ng maraming mga nandoon kasi naka-English din si Kong. Naka-English siya. Kasi mahirap explain siguro. Yes. Pero I hope naintindihan ng ating mga kababayan ngayon. Ulitin ko, ang budget ng gobyerno, ang totoong perang nalilikom sa inyo, sa atin lahat, 4.9 trillion lang, example. Tapos, yung 4.9 trillion, siguradong may pundo yan. Ang gagawin ng Bicameral Conference Committee, pang tatanggalin yung mga proyektong may epekto sa tao, ilalagay sa unprogrammed funds. Tapos sisingitan nila ng mga project na nanakawin yung pera para siguradong may pundo. Tapos yung unprogrammed funds, uutangin. So in effect, kawawa ang taong bayan. Yung project na napapakinabangan natin, inutang na natin yun.
Nagbayad na tayo ng interest samantala yung project na walang kwenta, kakwenta-kwenta, mga nakaw na project, ninakaw na ng mga opisyal ng gobyernong ito. And you see, 800 billion pesos. Ang laki. The highest so far. In short, mga kababayan, that's what you call budget deficit. That's what you call a budget deficit. No government will survive na kukontinuous yung budget deficit. You see, the American government, I declare, the American government is hard-pressed kasi for a long, long time, always deficit. Hindi dapat yan ang gagawin ng gobyerno. Dapat balanse. Gagastos tayo sa kung anong pera meron tayo. Ang problema, hindi kontento, gustong nakawin. Example, COMELEC, ang budget, 40 billion pesos to run an election. Sobrang mahal. Sa hybrid election system, mga kababayan, malaki na ang kalahati niyan. Mahal na nga ang 20 billion sa hybrid election system. Pero ito ngayon, automated, 40 billion pesos. Hindi pa kasali ang 12 billion na nilaan para sa plebisito na binabalak nitong mga walang biya. Oh, yeah. You see? Yung 12 billion, mga kababayan, wala yan sa committee level discussion sa House of Representatives. Tulad ng sinabi ko kanina, nung pumunta si Jorge Garcia, si George Garcia, pumunta dito, doon, 2 billion lang yan. 2 billion lang ang yan, ang amount na yan. Tapos, dito sa Senate, ganun din. Pag akyat sa Bicameral Conference Committee, dinagdagan ng 12 billion. Naging 14. Oh, diba? Dinagdagan ng 12 billion. Humugot doon sa program funds. You see, umugot sa program funds, nilipat sa COMELEC, yung 12 billion na hinugot nila doon, bakante, I mean, na wala ng pundo, binaba sa unprogrammed funds. Yeah. Tapos uutangin na yun. Imagine, kaya, pag i-election tayo, inuutang nyo lang pala ang pera. Kaya talagang dapat ma-kick out na, okay, itong grupo ni, itong polboronic government na ito. And I'm so happy, kasi nga, nagbubunga din yung pinaglalaban natin. Although ang hirap talagang matibag so sa ngayon dahil nga magkakasabwat sila diyan. Dahil hawak nilang magpamilya ang Senate ay ang Congress, 'di ba? Andiyan si Tambalos-Dos. But again, happy pa rin tayo dahil maraming nagigising, maraming naliliwanagan at even the president, former president Pangulong Duterte ay kaisa natin sa panawagan at ang kanyang mga anak katulad ni Baste na resign now. So this is a good start, you know. This is a really actually a off for us. Mga kababayan, yung panawagan ni Mayor Baste na mag-resign ka, that's a clarion call. That's a clarion call for everyone na i-diin natin yan. I-diin natin yan. Although, kampante itong mag-asawa na hindi sila matanggal dahil they are backed by the Americans. Yeah. They are backed by the Americans. Mga kababayan, trabaho yan ni Lisa Marcos. You see, nung campaign period, tinawagan ako niyan. Gumawa ka ng executive summary kay Lenny, yung kaso ni Lenny kasi kailangan siraan natin sa State Department. You see? Walang iyan talaga tong beach na to. Imagine, galing akong headquarters, umuwi ako ng bahay, nag-type ako ng alas 12, hindi ako kumain, nag-type ako hanggang alas 2, gumawa ako ng executive summary ng mga kaso ni Lenny Robredo sa COMELEC at the time. Kasi gusto niyang siraan si Lenny doon sa State Department officials na ka-meeting niya ng alas 4 ng hapon na yun. So ito wow. Si Lisa Marcos ang naglalakad ng mga bagay na to. Oh, siya naglalakad. So, kumbaga, meron na naman siyang deal. Well, of course, iba yung deal sa Smartmatic, iba yung deal sa State Department. So, kaya sila kampante mga kababayan na hindi sila matibag dyan. Kasi ang feeling nila, protektado sila ng mga Amerikano. But then, the ultimate power in this country is not the Americans, but the Philippines. Yep. Tayo pa rin ang masusunod. Filipino pa rin. Kaya nga tayo may soberenya. Tayo pa rin. Tama yun. Sabi ni Little Rock, tama na, sobra na. Good morning from Las Vegas, sabi ni Ma'am Elenita. So, Attorney Glenn Chong, so I hope naintindihan tayo ng ating mga kababayan and I'm so happy and grateful dun sa contribution mo sa Davao Rally.
So, sa panghuling salita na lamang para sa ating mga gising na gising na mga kababayan at excited na sa mga susunod na hakbang. Ang mga kababayan, na lalo na po sa inyo na nanonood po sa amin, pinagtsagaan niyo po kami ng isang oras at kalahati. I hope na may na-impact po kami sa inyo. 9,000 live viewers, more than 9,000 live viewers. I hope na may na-impact po kami sa inyo. Lalo na po doon sa unprogrammed fans na nalinawan po kayo. Because this is actually the nalinaw first time yun. Ko to isa sa inyo. So, huwag po nating bitiwan itong moment na to. We have to seize this moment kasi nandun na po tayo. Nagbunga na po yung sacrifice ni Ate Claire for more than a year. Ako, sumingit lang naman ako. Yung nga best. Sumingit lang naman ako about 6 months ago. Oo. Eh, hindi lang naman po to sa kanya, sa akin, sa ating lahat po ito. Yeah, I mean, this is our victory. Atin itong lahat. Nobody can claim it for himself or herself. Atin itong lahat. At ako'y nagpapasalamat po sa inyo na sinuportahan po ninyo si Ate Claire nung unang-uning niyang paglabas. Because I know, ako mismo, I may not have the courage to do that on my own. Kasi takot akong babash or I may be crushed. Magurgor. Pero ito, hindi ito natakot. And I salute Ate Claire for that. She has given us an example na even if the odds are stacked against us, pag magkaisa tayong lahat, walang, by God's grace, walang tatalo sa atin. Now we are on the cusp of victory. Nandiyan na tayo. Malapit na tayo. Huwag po tayong bumitiw. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Instead, we should double our effort every day. I-share po natin, ipakalat po natin, and panawagan natin, mag-resign na po. Mag-resign na, dahang matapos na. Drug addict for the president. Para matapos na po ang kalpaw. Matapos na po ang kalparyo ng bawat Pilipino. Yeah. Yun na po. Ate Claire, thank you for giving me this opportunity na magkausap tayo ulit with our mga kababayan. Yeah. Thank you sa ating combined viewers from YouTube and Facebook. More than 9,000, actually close to 10,000 live viewers. Maraming salamat po. Muli, this is your fair lady Maharlika, kasama ng aking kaibigang palaban, kasama kayo lahat, kung hindi dahil sa inyo, walang laban na ganito. So maraming salamat, mabuhay. Abangan niyo bukas, alas 11 ng umaga sa Pilipinas, excuse me, ang aking interview with this special guest, surprise guest. Bukas ko na lang sasabihin sa inyo kung sino siya. Thank you, Brother Glenn. Thank you, Ate Claire, mga kababayan.